Hello po. So today, gagawa naman tayo ng Indonesian nasi goreng. Narito ang mga sangkap. Rice, marinated chicken, onion, garlic, red bell pepper, scallions, shrimp paste, kecap manis, and yung ating soy sauce. Ngayon po, ina-marinate na po natin ang ating chicken breast sa ating kecap manis. 1 to 2 tablespoon po yung nilalagay ko. Depende po sa dami ng ating chicken breast. Ihalo lang po ng mabuti hanggang sa well-distributed na po ang ating sauce sa ating chicken breast. Pagkatapos po, iset aside na po muna natin. In a separate bowl, maglalagay po tayo ng dark soya sauce o yung ating kecap manis. 2 tablespoon po yung ilalagay natin and 2 tablespoon din po ng ating soy sauce. Yung gamit ko po ay Silver's One. Pagkatapos po natin ilagay, ihalo lang po natin ng mabuti and then set aside na po muna natin. Ngayon, isusaute na po natin ang ating onion, red bell pepper at yung ating garlic. Isutay lang po natin siya ng mga 10 to 15 seconds. Pagkatapos po natin ma-saute, pwede na po natin ilagay ang ating minarinate na chicken breast kanina. Pagkatapos po natin ilagay, ihalo lang po natin ng mabuti hanggang sa maging half cook na po yung ating chicken. Hayaan na po natin maluto ang ating chicken breast ng another 5 to 10 minutes. Pwede din po natin siyang haluin every 2 minutes para hindi po masunog yung kabilang part ng ating chicken. Ngayon po, luto na po ang ating chicken breast. Maglalagay lang po ako ng maliit na butas dito sa gitna and dito ko po gigisahin ang ating shrimp paste. Bali, maglalagay po ako ng at least 2 tablespoon ng shrimp paste po. O kung wala ka pong 2 tablespoon, depende po sa'yo kung gano'n po kadami yung ilalagay mo na bagoong po. Depende na po sa inyo kung anong, kung gusto nyo ba na mas malakas po yung lasa ng ating bagoong. Haluin na po natin ng mabuti hanggang sa well distributed na po ang ating chicken breast at ang ating ginisang bagoong kanina. At
Pagkatapos po, pag ready na po, pwede na po natin ilagay ang ating rice. Pag nalagay na po natin ang ating rice, pwede na po natin ilagay yung ginawa natin kaninang rice sauce. Yung 2 tablespoons ng ating ketchup manis at 2 tablespoons ng ating soy sauce. Pagkatapos po, haluin na po natin hanggang sa well-distributed na po yung ating soy sauce sa ating rice. Mag-add lang po tayo ng konting asin and nilalagyan ko po siya ng more chicken cubes. Tapos, ihalo lang po natin ng mabuti. Bali, yung chicken cubes po kasi nagdadagdag po ako nito kasi nakakadagdag po siya sa lasa ng ating niluluto. Ngayon po, pwede na po natin ilagay ang ating repolyo o ang ating cabbage. Pagkatapos po natin ilagay, haluin na po natin ng mabuti. Pero yung paglalagay po kasi ng repolyo is depende po sa inyo kung gusto nyo po siyang lagyan o hindi po. Haluin ko lang po siya hanggang sa maging half cook na po ang ating cabbage. Pero depende po sa inyo kung gaano po kaluto yung gusto nyo gawin. Pero sa akin kasi gusto ko half cook lang. Pag okay na po siya, pwede na po natin siyang i-prepare and pwede na po natin kainin. Ito na po ang ating nagawang nasi goreng. Tingnan nyo po yung itsura niya. Sa itsura pa lang po at saka sa amoy. Nakakatakam na po siya. Try nyo po itong gawin sa inyong bahay at siguradong magugustuhan po ito ng buong pamilya. And kung nagustuhan nyo po yung ating recipe, please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Thank you po!